Good afternoon mga kawoker. Welcome po ulit dito sa ating munting channel. Nandito tayo ngayon sa may Sandawa Street mga kawoker, no? Mag-update po ako sa inyo sa ginagawang The Paragon Davao. Yan siya mga kawoker, oh. Yan ang gusali niya. Ayan. So ayan mga, medyo malaki-laki porsyento na rin yung gagawa mga kawoker, no? So mula dito maglalakad tayo hanggang dun sa may ano, no? Sa may UM Bolton, kasi medyo malapit yung gusali na yan doon. Pero ito yung harap niya mga kawoker, no? Ayan. Nakaharap siya sa may downtown area. So maglalakad tayo mula dito hanggang doon sa may UM Bolton. Para ngayong taon na to yata target nila matapos yan. Napakataas na gusali. Isa yun sa pinakamataas na building dito sa may Davao City, no? Medyo nagsusulputan na yung mga matataas na gusali dito sa may downtown area. Daming mga development project ngayon ng downtown na ang Davao City government. Parang isang ano lang yan, no? Yung The Paragon Davao, isang developer yung yata yung tawag dito, Landmaster from Cebu City. Ayan, nandito pa rin po tayo sa may Sandawa Street na Hawker. Maglalakad lang tayo ng kaunti. Much better kung makakatawid tayo dun sa may banda, no? Sa kabilang kasada para kita-kita natin yung gusalin niyan. Yung gusalin mga kawoker. Napakalaking gusalin. Medyo nagbablar na yung ano, cam ko kasi nga po sa ano, sa sobrang init ng araw. Hindi ko lang alam kung ilang degree itong init na ito. Napaka-init po. So yan, tigil muna sila sa traffic. Kaya makikita talaga siya natin, eh. Dalawang building siya. Hindi sana tumawid. Later kung makakatabit tayo sa kabila. Para makaakyat tayo dun sa may ano, no? Para makaakyat tayo dun sa may bridge ulit para makita natin yung buong ano, buong tsura ng gusali. Hanggang 27th floor siya mga kawoker, no? So medyo may mataas na siya na gusali. So yan, tigil muna yung mga sasakyan dahil nga sa traffic. Dati bawal lang tayo dito ng mga matataas na gusali, eh, meron na. Dahil nga po itong Davao City, napakaraming fault line po. Ano ito? Paragon Davao. Kaya naglalakad na ako mga kawoker, no?
So yun yung magiging itsura ka ng mga kawoker. Oh. Pag natapos niya siya, yan yung magiging itsura niya. Live the life you want at the hotel. Meron yung pala, no? Parang mall din pala siya, mga kawoker. So ito yung entrance nila, mga kawoker. Yan. Ito yung entrance nila. Yan ang yung itsura niya. Ano pa kataas ang bitan yun? So akyat tayo dun sa may footbridge. Kasi dun sa taas, makikita natin yung kabuuan ng gusali, no? So ano na pala ngayon, no? Yung ginagawa pa ng mga gusali dito sa Davao. Kasi halos ng mga ginagawang mga buildings dito sa ilalim is may mall. So hindi ka na pala lalayo pag dyan ka nakatira o dyan ka mag-check-in. Maganda, no? Magandang idea. So, andito na tayo sa may footbridge. Akyat tayo ulit, mga kawoker. Yan. Ito kasi yung hindi lang yung mga gumagamit dito is mas footbridge ito. Talagang ginawa ito para sa mga estudyante ng University of Mindanao dito sa may Matina campus. Ayan. Akyat lang tayo. Yung mga kawoker. Ayan. So, kung makikita natin sa talagang kabuuan yung sali. Ayan o. Oh. Ayan yung itsura, mga kawoker. Yung mga metal scrap na nabanggit ko dati, nandyan pa rin. Kasi parang hindi ko lang alam kung pagmamayari pa rin yan ng mayari ng ano na yan, yung sali na yan. Oh. Ayan yung itsura niya. So dito tayo kuha na. So yun, mga kawoker, no? Yun yung itsura ng ano, Paragon Davao. So tawid tayo sa may kabila. Yan naman yung makikita natin dito sa may taas ng footbridge. Mga kawoker, no? Ito naman yung parang ganda pa. Napakasmooth ng ano, at yung mga sasakyan. Minsan yung iba ang bibilis. So baba na tayo, mga kawoker. Yan
sa mga walker, oh.